I have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Matthew 24 verses 3 to 24. Yan. At ang turo po natin ngayon ay pinamagatang the last days. Naniniwala po ba kayo na tayo ay nabubuhay na sa mga huling panahon? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So kung naniniwala kayo na tayo ay nabubuhay sa huling panahon, we are living in the urgent times. Tayo pa ay nabubuhay na kung saan we should have live in urgency. Alam mo yun? With urgency. Ibig sabihin, alam mo na meron kang hinahabol. Para pag kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang kotang hinahabol. So, talagang yung everyday, pagpasok mo sa trabaho, focus ka lang doon. Pero alam mo, meron kang inaabot, meron kang kinukota, meron kang urgent na dapat i-meet.
ganun din po sa ating buhay bilang mga Kristiyano. We should live in, on the edge of eternity. We should live on the edge of, you know, urgency. Merong sense of urgency ang buhay natin. Pag merong sense of urgency ang buhay natin, hindi po tayo magiging pabanjing-banjing, papeting-peting, na parang wala lang. Amen? Pero kung meron tayong sense of urgency na tinatawag, alam niyo yun, nakakita na ba kayo ng ambulansya? Diba? Pag sila umarangkada sa kalsada, alam mo kung ano yung mission nila. Diba? Meron silang sirena, oo, meron silang wangwang. Para ipaalam na, uy, tumabi-tabi kayo. Kasi itong gagawin namin ay may emergency ito. Diba? Meron kaming hinahabol. May buhay na nakasalalay dito. Ganun din po sa mga Kristiyano. Kapag alam natin na tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan, we are living in the last days. Yeah, the last days. Then we will live our lives with a sense of urgency, with focus, with knowledge and awareness that the last days are here. And because the last days are here, eh, alam po natin na dapat hindi po yung buhay natin eh pabanjing-banjing lang. Okay, so the last days. Pag-aaralan po natin ngayon yung mga events. And I will try this to be a series. Gagawin ko po itong serye ng mga katuruan. Kasi hindi ito makukuha ng isang upuan lang ng ganito. Ang daming kaganapan sa huling kapanahonan ito na kinakailangan po natin malaman. Ginagawa ko na ito noon eh. Siniseries ko na ito noon. Pero I just felt the urgency of teaching it again. Dahil I know and I believe that we are living in the last days. We are truly living in the last days. Okay po? So, pag hindi man ito matapos ngayon, as the Spirit leads us, magkakaroon ito ng part 2, part 3. Kasi, ang tuturo ko po lang ngayon ay mga major events na mangyayari at magaganap sa huling kapanahunan na maaaring nakikita na natin sa ating kapaligiran. Nararamdaman na natin sa ating kapaligiran. Tapos, these major events ay meron pang mga specific details under them na yun ay pag-aaralan natin sa mga susunod pa. Yung mga tinatawag na, halimbawa, under tribulation, ano yung mga seven vials, ganyan. At babasahin mo kasi yung Revelation, di ba, para hindi mo maintindihan. Ang hirap intindihin dahil puro yung simbolismo. Hindi mo pwede yung basahin yun na kukunin mo yung literal na kahulugan. Marami po yung mga symbolism na kinakailangan pag-aralan natin ayon sa teachings talaga. Na merong magpapaliwanag, ano ba ibig sabihin ng mga pitong seven cups o seven vials na binuksan. Tapos yun yung mga wrath, yung mga judgment ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nun, literal na, halimbawa, yung mga insect doon na nakaano eh, ang mukha niya, kamukha ng leon. Pero ang katawan niya, katawan ng oso. Yung mga ganun, diba? So, maraming simbolismo po ang aklat ng Revelation. Pero ngayon, sa Matthew 24 tayo, the last day. Sabihin nga ko natin lahat, the last days. Okay. So, ayan. First, what are the events? Ano yung mga tinutukoy na events dyan? Sa Matthew 24, 3-24, isang verse lang yan. Ayan. 3-24, okay. Ang ganda na naman ngayon kasi kahit di ka na magdala ng Bible, no? Meron na tayong common Bible. Pero iba pa rin yung meron po ngayong mga Bible, ha? Kasi hindi nyo naman ito madadala sa bahay nyo, eh. Yung projector natin. Pagdating nyo sa bahay nyo, kunin nyo lang yung mga bersikulo. Pagdating sa bahay, namdamin nyo pa ulit. Pagdating sa bahay, pag-aralan nyo pa ulit, i-meditate nyo pa ulit. Okay, Matthew 3:24. Matthew 24:3-24. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the signs of your coming? Sabi nga ho natin lahat, signs. Mga signos, signs of your coming. And
of the end of the age. Sabihin mo natin, end of the age. Katapusan ng sanlibutan. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and they will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nations, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains." Okay? Say back version. All of these are the beginning of birth pains. P-I-P-A-N-G-S. Okay. "Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me." Kaya nagtataka ka pa kung bakit galit na galit sa'yo yung kapitbahay mo, o yung boss mo, o yung classmate mo, di ba? It was prophesied. "And at the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet of Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee from the mountains. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in the winter or on Sabbath. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again." Meron pa ba? "If those days have not been cut short, no one will survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. And that time, if anyone says to you, 'Look, here is the Messiah,' or 'There he is,' do not believe it. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive if people, even, if possible, even the elect." Ayan, napakalinaw po, no? Ng mga nangyayari. Kaya hindi po tayo hinayaan ng Diyos na nangangapa sa dilim, namuhula kung ano ba yung mga kaganapan bago siya muling dumating. First of all, pag-aralan natin yung mga events in the last days as indicated in Matthew 24. Bago po iyan, Matthew 24, meron po katiyakan na unang-unang magaganap po ay yung the rapture of the church. Okay, number one. Yan, Matthew... okay, 1 Thessalonians 4. Ayan, sige ha, ate. What are the events? Events muna yung pag-aaralan natin. Tapos yung mga signs, yung binasa natin kanina signs yun. Tapos, pag nalaman mo na yung mga kaganapan, nalaman mo na yung mga signs of the times, and then what should you do? Ano ang gagawin mo? Okay? Okay, the seven events leading to the last days. Okay, mark these words. These are the major events that will happen leading to the last days. Number one, the rapture of the church. Okay, 1 Thessalonians chapter 4 yan. Kung nag-note kayo, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. "After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever." Ito po yung tinatawag na meeting in the air. So ang lahat ng Kristiyano alam na ito. Ito yung tinatawag na rapture of the church.
Ano ibig sabihin niya, Pastor Gi? Ang sabi po doon, we who are still alive, tayo na mga buhay pa. Halimbawa kayo mga nakaupo dyan, ako na nandito sa harapan. At lahat ng mga natira na hindi pa namatay bago dumating ang Panginoon, sabi doon, we'll be caught up together. Sabihin nga ho natin lahat, caught up together. Ano ibig sabihin ng caught up? Yung parang pag nanguhuli ka ng isa, tapos ginanon mo, di ba? Parang biglaan yun. Pag sinabi caught up, hinuli mo in an instant, binigyan mo ng biglaang kaganapan. Sabi po doon sa 17, we will be caught up together with them in the clouds. Ano ba yan daw? Para daw tayo mahuhuli ng bigla, tapos iyaakyat doon sa kalangitan, doon sa clouds lang ha. Clouds muna dyan, o. Oh. Dyan nakikita niyo yung clouds na yan, yung mga ulap, kaulapan. Dyan daw muna tayo mag-meet. Sino yung i-meet natin in the air? Ayan ha, hindi po tayo nanguhula. Hindi po tayo nagkukwento lang dito ng kwentong barbero. Kundi ang rapture talaga ay naka-record sa Biblia, magaganap mangyayari. Ano ibig sabihin ng rapture? It is taken from the Latin word rapture. Rapture. Pag sinabi mo, pag ginamit natin sa common conversational language ang rapture, parang appendix, di ba? Kung meron kang appendix, sasabihin ng doktor, aray! Biglang sumakit yung tiyan mo, hindi mo alam kung anong dahilan. Namimilipit ka, namamangis ka. Hindi mo may paliwanag, you cannot tolerate the pain. Anong gagawin? Dadali ka sa ER, dadali ka sa emergency, ano sasabihin ng doktor? Madiagnose ka, ruptured appendix. Ibig sabihin, pumutok, sumabog bigla yung appendix mo. Pag hindi nagapan, malalason ka, mamamatay ka. Yan po yung mga common terms na ginagamit yung rapture. So, in the same way, ganun po yung rapture, biglaan magaganap, biglaan mangyayari. We will be caught up. Tayo mga buhay pa. We will be caught up together in the air. And then, we will be caught up together with them in the clouds. Yan. Ganyan yung mga series of events. To meet the Lord in the air. Sino na yung imi-meet natin? Hello? Sino na imi-meet natin? Lord. Si Lord. Saan tayo mag-meet? Sa Starbucks? In the air. Wow! In the air. Kaya yung mga napapanood natin ngayon ng mga sci-fi, mga science fiction, mga lumilipad, pupunta doon sa kalawakan. Ay, may walang sinabi yun sa phenomenon na ito. Na magaganap, na mararanasan natin. Di ba? Amazed tayo sa mga napapanood natin ng mga sci-fi movies. Oh, lumilipad sila. Wow, isang araw mangyayari magaganap, lumilipad kaya tayo. And we will be caught up together in the air. Pero prior to 1 Thessalonians 4:17, meron pa dyan sinabi, mula 15:16, yung mga nauna nang namatay, sila ang mauuna kayang babangon. Yan, di ba meron kang mahal sa buhay na namatay na? Bawa si Pastor Abel, nauna na siyang namatay, di ba? Sa atin, nauna na, nagmamadali na si Pastor Abel. Iniwanan na tayo. Mauuna si Ate Beth na bumangon mula sa kanyang grave. Yung kanyang katawang lupa na inilibing doon sa sementeryo ng barangka, mapapalitan yun ng katawang panlangin. Mabibigyan yun ng katawang panlangit o tinatawag na glorified body. At mula doon, si Ate Beth, mauuna siya. Tapos, tayo yung kasunod. Okay? And then, mag-meet din tayo together. Okay? Sa series of events, mauuna yung mga namatay na born again. Mula sa kanilang grave, mapapalitan yung kanilang mga buto-buto na naagnas na. Mapapalitan yung kaya kayo, pag kayo nauna sa rapture, huwag kayong magpapakrimate. Huwag kayong ihahagis yung mga abo ng katawan nyo na nasunog doon sa dagat o kung saan-saan. Kasi isang araw, the same elements, the same body that will decompose and decay will be the same body that will be given a glorified body. So do not scatter it. Huwag mo ikakalat. The same atoms, the same cells, the same tissues and organs will be restored.
will be given by God with a glorified body. Naunawaan mo ba ninyo? Ha? Hindi pa ako nagkukwento ng ano ha? Kwento-kwento, ano lang, science fiction o sine. Okay? Sabi po yan ng 1 Thessalonians 4:15 to 17. So, unahin natin. Ang mangyayari, si Ate Bepura, gigisingin yung kanyang namatay na katawan. Papalitan ng katawang panlangit. Tapos, mabubuhay siya. Tapos, tayong buhay na. Andito pa. Tayong buhay pa. Andito pa. Ay magkakaroon ng switch. Magkakaroon po, mapapalitan yung katawang nabubulok natin. Ito, katawang nagkakasakit. Katawang naaagnas. Katawang nangihina. Na katawang panlangit din. Kung ano yung binigay ng Lord kay Pastora Beth, bibigyan din tayo. Ang pagkakaiba lang si Ate Beth mula sa kamatayan. Tayo, mula sa pagiging buhay, papalitan yung ating katawang panlupa. Pero itong katawang panlupa natin, hindi ito bagay sa langit, nabubulok ito eh. Okay? Very weak, very frail. Hindi ito bagay sa langit. So, mapapalitan tayo. Tapos, may glorified body na tayo, ano raw mangyayari? We will be caught up together with them. Sino yung them? Yung mga brothers and sisters natin na sina Ate Beth. Okay, mag-meet ulit tayo. In the cloud, saan na tayo pupunta? Sa Starbucks. Amen? Ay, de. Ang meeting place natin ay doon sa clouds. Doon sa clouds. Imagine mo yun. Si Superman, hanggang sinilang yung lipad niya tayo, lilipad talaga tayo. We will be caught up together with them in the clouds to meet sino? To meet sino raw? Si Lord! To meet the Lord in the air. Yan po yung tinatawag na rapture. Ngayon, whether you believe it or not, it's up to you. Paniwalahan mo to o hindi, nasa iyo na yan. Basta sinasabi ko, nandiyan yan sa Biblia. Rapture, rapture, it will happen. At yan yung tinatawag na first stage of the second coming of Jesus Christ. Yan yung unang bahagi ng second coming of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang second coming ay may dalawang stage. Yung una, bababa si Lord pero hindi pa siya magta-touchdown sa lupa. Kuha niyo? Yung rapture, hindi siya magta-touchdown sa lupa. Doon lang, dyan lang muna o kalahati, doon sa kalangitan. Tapos tayo ang aakyat. Tapos anong mangyayari? Pag umakyat na tayo sa langit at doon sa clouds. And so we will be with the Lord forever. Kaya mayroong forever pag sa Lord. Pero pag hindi sa Lord, totoo yun, walang forever. Pero, ayan o, prueba. And so, we will be together with the Lord forever. Okay. So, magsasalubong yung tinatawag na salubong. Yun ang dakilang salubong. Magsasalubong doon sa kalawakan. Okay. So, yan po yung rapture of the church. This will be the moment when in a moment, in a twinkling of an eye, we will be together with the Lord forever. Yan. So this is the first phase of the second coming of Jesus Christ. This is when we will fly away, rise up to meet Him in the air. Note that Jesus will not touch down on the earth in this first phase of His coming. This is when He will come like a thief in the night. Ito po yung mangyayari ito na biglaan, yung parang sinasabi ng Bible na parang magnanakaw. Diba? Pag yung magnanakaw, dumating sa bahay mo, hindi yung magpapaalam. Hindi yung magpapasabi, oh, magnanakaw ako, pupunta ko dyan mamaya gabi. Ganun din si Lord. Pag dumating ang Panginoon sa huling kapanahunan ito, tayo po ay Kanya imimit with a sense of surprise. Pero pag-aaralan natin later, hindi naman talaga literal surprise. Kasi pag alam mo ikakasal ka, alam mo ikakasal ka, alam mo meron kang groom na darating. So pinaghahandaan mo rin yun.
Yun. Pero kung kailan at eksaktong kailan ang pagdating, hindi mo alam, di ba? Kasi gusto ni Lord surprise. So, yun yung tinatawag na in a twinkling of an eye. Sabihin natin lahat, in a twinkling of an eye. Sa Tagalog, sa isang isap mata. Di ba? Ano ba? Gano'ng katagal yung isap mata? Sige nga, kung isap mata nga kayo. Ganon, wala pang isang segundo. Kung ano ka lang nangyari na, tapos anong mangyayari nun? Ibig sabihin nun, kapatid, yung katabi mo, kung tama ang puso niyan sa harapan ng Diyos, mawawala yan, mararapture yan. Okay? Ano man ang ginagawa niya, mawawala yan, pupunta yan doon sa kalawakan at imi-meet ang Lord in the air. Okay, so ano? I-picture niyo yung senaryo ng deity. Kung milyong-milyon Kristiyano ang mawawala dahil sa rapture, baka kalahati ng population ng buong mundo mawawala, di ba? Kasi ano mangyayari? Ang daming mga missing persons, ang daming MIA, missing in action. So ano mangyayari? Laman yan ang balita. Na-imagine niyo po ba? Magiging laman ang balita. Ano yung mga headlines sa saksi at 24 oras? Milyong-milyong tao ang biglang nangawala. Ito ay isang phenomenon na nakakapagtaka. At ngayon ay pinag-aaralan ng mga scientifico, ng mga scientists. Anong dahilan? Bakit ang daming mga tao nawala? Yung driver ng aeroplano ay biglang nawala. Nawala ng driver yung aeroplano kaya nag-crash sa Pacific Ocean. Yung driver ng tren ay biglang nawala. Kaya ang mga tren ay nagbanggaan. Dahil nawala ng mga driver ng mga born again. Yung driver ng mga kotse, driver ng mga bus, driver ng mga barko, ay biglang nawala dahil born again sila. Ano nangyari sa kanila? Na-rapture sila. And imagine the chaos. This is just the beginning now. Ito pa lang ay simula ng birth pains, ng birth pangs. Yung mga naiwan na mga mahal sa buhay, pag-iiyakan sila. Dahil hahanapin nila yung mga mahal nila sa buhay, nawala bigla. Hahanapin nila, saan nila hahanapin? Hindi na nila makikita. Can you imagine? Nauunawaan niyo po ba? Yung kaguluhan na idudulot ng rapture na ito. Kaya para sa atin, ito ay isang celebration. Para sa atin, ito ay isang dakilang meeting in the air with the Lord, our Creator, our Savior. But for many, this will be a nightmare. This will be chaos. This will be, what? A tragedy. Trahedya po ito sa mundo. Para sa atin, ito yung dakilang bagay na inaantay natin na pakikipagtagpo natin sa Panginoong Jesus. Na lahat ng pangako ng Diyos ay matutupad na. Na lahat ng mga pinagtiis natin, kahit gusto na natin mag-backslide, nagtiis tayo. Para alam-alam din, alam natin meron tayong glorious hope. Ayaw natin maiwan sa rapture. At ito na yung patupangan. Ito na yung dakilang kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin. So for us, it is a fulfillment to a promise. It is a dakilang bagay. But for the world, it will be the beginning of birth pains. It will be the beginning of birth pangs. It will be tragedy of great magnitude. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung mga tren na yan na lumalakad, mawawalan yan ng mga driver. Maiiwanan nila yan. Yung mga sasakyan na umaandar, pag biglang nawala yung driver nun dahil born again siya na rapture, imagine nyo yung mga aksidente yung mangyayari na magaganaan. Imagine nyo nila yung mga aeroplano na nasa langit na biglang mawawalan ng piloto. Anong mangyayari sa kanila? Hindi po ba? Amen. At imagine nyo na lang kung ikaw ay isang born again at yung mga mahal mo sa buhay ay hindi, iiwanan mo sila. And there will be wailing, pag-iiyakan, pagkakaroon ng kaguluhan. Amen? Okay, so rapture of the church. Yan po yung unang mangyayari. Okay, ano yung pangalawang event, major event? I'm just talking about the major events. At under ng rapture, marami pa pong mga details ito, pero major lang muna. Pagkatapos ng rapture, nawala na tayo, ano yung susunod? Ang sabi ng Bible, hindi na yan, second. Yan. Pagkatapos ng rapture of the church, yung rapture, nawala na tayo dito, anong nangyari?
yung scenario, wala na mga born again dito. Diba? Ano na po ang mangyayari? The Great Tribulation will come. So, yan yung mga major events. Rapture, tapos ano? Great Tribulation. Ano ibig sabihin ng tribulation? Kahirapan, kaguluhan. Amen? Pag sinabi mong tribulation, grabe paghihirap yan. Grabe kahirapan yan. So, the Great Tribulation is in Matthew 24, verse 21. For then, there will be great distress. For them, there will be great tribulation. Unequal. Walang kabantay. Sabihin natin, ay, matagal na yung tribulation na yan. Ang dami namang naghihirap sa mundo eh. But this time, it is unequal, unparalleled. Walang kabantay na paghihirap. Ito, to the highest power na, kumbaga sa math. It will be great tribulation or great distress unequal from the beginning of the world. Simula pa. Pag-ipunin mo lahat, pagsama-samahin mo lahat ng mga kahirapang dinanas ng mundo, hindi pa rin daw mapapantayan yung tribulation na magaganap pagkatapos ng rapture. Okay? From the beginning of the world until now and never to be equaled again. Naunawa, mapapantayan. Pagsama-samahin man ang lahat ng kahirapang naranasan ng mundo mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pa. Pagsama-samahin mo na lang, hindi pa rin daw nito mapapantayan ang kahirapang mangyayari sa the Great Tribulation. Ngayon, this will be God's dealings with the nation Israel. Okay? The Great Tribulation, para saan ang Great Tribulation? Number one, ay ang laki. This will be God's dealings with the nation Israel. Ang laki kaya ng space dyan. Ba't di man lang nilakihan? Okay. Una, kaya magkakaroon ng Great Tribulation panahon na ang Diyos ay i-deal ang kanyang alibughang anak. Ano yon? Ang bansang Israel. Simula pa, ang bansang Israel ay mahal ng Diyos. Siya ang kanyang apple of the eye. Pero simula pa rin, ang Israel ay alibukha. Matigas ang ulo. Hindi nakikinig sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos. Tumating na nga ang Mesiyas nila, hindi pa rin nila tinanggap. Direject na nila eh. Pinapako sa krus, hindi ba? And generations have passed. Hanggang ngayon, hindi pa rin nag-deal ang nation ng Israel. The Great Tribulation, first and foremost, will be for the nation of Israel. Ito na yung kanilang judgment. Dahil sa kanilang disobedience sa Panginoon. So first, the Great Tribulation will be God's dealings with the nation Israel. Okay? And then, pangalawa, this will be a time that will be divided into two parts. Yung first half, yan. Okay. Ang Great Tribulation po ay binubuo ng 7 taon. 7 years yan. Okay? 7 years Great Tribulation. So, rapture. Pagkatapos ng rapture, wala na yung mga Kristiyano. Ano po ang second event? The Great Tribulation. Okay? The Great Tribulation, which will be 7 years in totality. At yung 7 years na yun ay nahati pa sa dalawa. Yung first half, yung first 3.5 years of the Great Tribulation is a period of peace and quiet and calm and prosperity. And it will be because somebody known as Antichrist will be the leader of the world. Hindi nyo ba napapansin na ang mundo ngayon ay paliit ng paliit? Nang ibig sabihin, ang mga bansa ay, dati ang mga bansa ay nagkakanya-kanya. Iba na ngayon. Ngayon ang mga bansa ay nagkakaisa. Diba? They are coming together as one. Dati ang Europa, the Europe, has different currencies. Iba-iba ang kanilang currency. Pag pumunta ka sa Germany, ano yung kanilang pera? Meron din. Pumunta ka sa France, franc. Pumunta ka sa London, pounds. Pumunta ka sa Italy, iba rin yung kanilang pera. Iba-iba. Ngayon, isa na lang. Ano ang kanilang currency? Euro. One day, we will have one world currency. Isa na lang. Wala ng peso, wala ng yen. Wala ng dollars, wala ng euro.
it will be one monetary currency that will be implemented by the one and only Antichrist. Okay? Sa first 3.5 ng tribulation, darating ang false peace under the disguised leader, the Antichrist. Magkakaroon ng kapayapaan na ninalais, nilunok ng mga tao sa daigdig. Diba walang peace ngayon eh? People are crying for peace, pero walang nagaganap ng kapayapaan. Diba? Hindi. Hindi nangyayari. Talagang nagkikira, nagpapataya ng mga bansa-bansa. Pero out of nowhere, hindi naman nowhere, may pagpupulan siya eh. At iyan ay isa pang pag-aaral. Saan galing si Antichrist? Sino ba si Antichrist? Pero lilitaw si Antichrist sa Great Tribulation. At siya ang makakapag-isa ng buong mundo. He is so charming and a peacemaker and a negotiator and a diplomat. He is so talented. Siya ay isang charismatic leader that people will listen to him. Pag sinabi niya, tumigil na kayo sa pagigera, magkasundo kayo, mapagkakasundo niya ang mga bansa. And so, bibilib sa kanya ang mga tao. Ito na ba yung inaantay natin? Na leader natin? Most of all, ang Israel, mapapabilib niya. Kasi, darating siya na magbibigay ng kapayapaan sa Israel. Di ba ang Israel ngayon ginigera ng Middle East? Pinagkakaisahan ng mga Muslim na bansa. Siya ay ginigit-git. Siya ay ginigera. Siya ay gustong durugin. Mawala sa mapa. Pero ang Israel ay pinoprotektahan ng Diyos, kaya hanggang ngayon nakatayo pa rin. Pero when Antichrist will come out, he will bring peace to Israel. He will bring shalom to Israel. And so, akala ng mga Israelita, ng mga Hudyo, he is now the Christ. He is the Prince of Peace. Siya yung sinasabi ng Isaias na Prince of Peace. Kaya he will be Christ. Akala ng mga Israelita, ngayon naghihintay pa rin sila ng Christ eh. Ng Messiah, ng Savior. Diba nakakaaway mga Israelites? Talo pa natin sila. Tayo na open na yung mind natin. The grace of God, the saving grace of God has been extended unto us. Pero sila nire-reject pa rin nila. Hanggang ngayon po, nag-aantay sila ng Messiah. Hanggang ngayon, nag-aantay sila ng Christ. At pag dumating si Antichrist na makakapagbigay sa kanila ng peace, ng kapayapaan, mapapatigil ni Antichrist ang Egypt, ang Syria, ang Palestine, ang Lebanon, ang lahat ng mga gumigera, mapapatigil niya, itigil niya yan, huwag niyong kalabanin ang Israel. Eto pa, ang gagawin ni Antichrist, i-restore niya ang temple worship sa Jerusalem. Ibabalik niya ang Jerusalem kasa Israel. Apay, lalo siyang bibiliban, lalo siyang mamahalin, lalo siyang yayakapin, lalo po siyang gagawing Diyos at tagapagligtas ng mga Hudyo. Sapagkat ang temple worship ay mula noong 70 AD, hindi na nangyari. At noong 70 AD, noong ang mga Babylonians ay dinesecrate ang temple, hindi na yung na-restore. Mula noon, wala lang temple worship. Okay? Di ba ang mga Hudyo, nagta-temple worship sila, nagsusunog sila, nag-aalay. Pagdating ni Antichrist, ipabalik yung ganong klase ng temple worship. Yung Old Testament worship na ginagawa ay ipabalik ng mga rabbis, ng mga priest, ng mga Hudyo. And so, there will be 3.5 P's in Israel and the world. Amen? Sa kabuuan ng buong mundo, magkakaroon na peace na hindi pa naranasan kahit na noon pa. And what is the implication of that? When you are somebody who has made possible the, you know, yung elusive peace in history, anong mangyayari sa'yo? You will be adored. You will be worshipped. You will be embraced. You will be loved by the people. And so will the Antichrist be. Siya po ay mamahalin ng buong mundo. Siya ang magiging leader ng buong mundo. Well, pati Pilipinas, mawawala na ng presidente. Ang magiging presidente na si Antichrist. Lahat ng mga presidente ng daigdig, magbabow down sa kanya. He will be the world leader that will be adored,
that is charming, that is, you know, very charismatic. Yung kanyang personality ay isang araw pag-aaralan din natin yan, the characteristics of Antichrist, bakit siya mamahalin ng mundo. In other words, gusto ko lang sabihin ngayon that the first, yan, ano yung mga mangyayari under Antichrist? Nations will unite under a new world order and elect a leader who will appear to be a man of peace. And that is Antichrist, okay? Si Antichrist po yan. Most likely, there will be a single worldwide currency. Wala, mawawala na ang piso. Isa na lang ang pera ng mundo. At yan ay ayon sa patakaran ni Antikristo. Nations will have an economic system cooperating with each other. Pati ang ekonomiya, isa na lang ang kukontrol ng buong mundo, ekonomiya ng buong mundo. The Antichrist will bring peace to the Middle East, which has never been achieved before. Ang Middle East ay in turmoil yan. Very, ang Middle East ang pinakapagulo, di ba, na parte ng mundo. But, the Antichrist will bring peace to Middle East. He will return the Temple of Jerusalem. Ang Jerusalem ngayon ay wala sa Israel. Ano ang capital ngayon ng Israel? Tel Aviv. Ang capital ngayon ng Israel ay Tel Aviv, hindi Jerusalem. Pero in history, at ang Bible ang sinasabi, Jerusalem is the promised land. Pero sa ngayon, wala yan sa pag-aari ng Israel. Nato niya sa Palestine. Ang Jerusalem ay nasa Palestine. Eh, sino ang mga Palestino? Kalaban niya ng mga Israel. Paano mangyayari na ibabalik ang Jerusalem sa Israel? Eh, nakatayo doon ang mga ang Mecca. Nakatayo doon yung mga holy sites ng Muslim. Pag ginalaw yan, okay, maghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi papayag ang mga Muslim na bawiin mo sa kanila ang Jerusalem dahil nandiyan ang Mecca, nandiyan ang kanilang El-Kabar o ano man yung mga tawag ng mga holy sites na yan na pinipilgrimage nila ng taon-taon. Diba? Pero, wow, by the charm of this Antichrist, he will be able to convince these people to surrender and give back Jerusalem to Israel. Hindi natin alam kung paano mangyayari yun, but it will happen. Jerusalem will be restored back to Israel. And so, the temple worship will be restored. Ibabalik yung pagsamba. And so, for 3.5 years, wow, ma-enjoy ng Israel ang tinatawag na kapayapaan. And they will freely worship Jehovah in the temple of Jerusalem. Ayan. He will return the temple of Jerusalem into possession of Israel, establishing the Jewish people to rebuild the Jewish temple, which was desecrated in 70 AD by a Roman emperor na nasira ang ulo, di ba, na rabid. Si Nero yata yun. So, pinersecute niya mga Christians, winasak ang templo. Mula noon, wala na, hindi na nagkaroon. Tapos, ano nangyari? Na-scatter ang mga Jewish sa buong mundo. Sa buong mundo, nagkawatak-watak na ang mga Hudyo. Okay, that is the first part. Now, let's go to the second part. Ano yung second part? Or second half of the Great Tribulation. Yan. Sa second half, eto na. So, ano na yan? Next 3.5 years yan, di ba? 7 years kasi yung tribulation eh. So, yung first 3.5, reign of peace. Sino yung leader? Si Antichrist. Pagdating ng second half, eto na, the Antichrist will reveal his true hatred for the Jews. And he will desire to be worshipped himself. Kung kailan na i-enjoy na ng mga Hudyo yung kanilang worship sa temple, na i-restore na nila yung kanilang previous Old Testament worship. Eto na, kumbaga, magtatanggal na ng maskara si Antikristo. At ilalagay niya ang sarili niya sa gitna. He desires to be worshipped. Siya nga ang Antichrist eh. Gusto niya siya na ang sambahin. At pag tinanggal niya yung kanyang totoong ay yung kanyang maskara at nagpakilala siya bilang Antichrist, eto na, mabubulaga ang mga Hudyo at dito na yung tinatawag na the real tribulation. Eto na yung dakilang paghihirap na walang papantay. The Antichrist will reveal himself and so siya ang magpapasamba sa templo.
Kaya niya pala ni-restore yung temple worship. Kaya niya ni-restore ang Jerusalem at ibinalik ang Jerusalem sa Israel because he wanted worship himself. Gusto niya siya yung sambahin ng mga tao at yun po ang mangyayari. Okay? So, part of the strategy is to recognize part of Antichrist's strategy is to require every person to receive a mark on his forehead or on the back of his shoulder. Ito na. Magpapakilala na siya, di ba? I-worship siya. At isa sa mga strategy niya, yung tatatakan niya ang lahat ng tao ng mark of the beast. Yung tatak ng halimaw. Okay? Which is the mark 666. Yun na yun. Saan itatatak yun? Dito sa forehead or dito sa back of your hand? Dito. So, mamili ka. Saan mo gusto magpatatak? Dito sa noo o dito sa kamay? Ngayon, pag nagpatatak ka, ibig sabihin, you are recognizing the reign and the leadership of Antichrist in your life. So, part of his strategy is to require every person to receive the mark on his forehead or on the back of his or her head. Next. Susunod. Yan. The mark, which is 666, tatatak dito o dito, will be an identification mark. Parang yan na yung ID system. Mawawala na yung mga card-card na yan ng mga GSIS, SSS, lahat yan. Pati yung mga ATM. Hindi ka makakapag-withdraw sa banko pag wala kang tatak ng 666. Okay, the mark will be an identification mark, identifying a person who had put his or her total trust forever in the leadership of Antichrist. Pag ikaw nagpatatak ng 666, ibig sabihin, isinangla mo na yung kaluluwa mo kay Antichristo. Kasi pag hindi ka nagpatatak ng 666, hindi ka kakain. Hindi ka makakapag-grocery. Hindi ka makakapag-withdraw sa bangko. Kasi kapag pumunta ka sa grocery, isa swipe, hindi na yung mga card mo. Ayan na lang, oh. O kaya, alam niyo yung mga binabaril pag nag-grocery kayo? Pag, di ba na pag nag-grocery kayo, binabaril yung mga presyo, ganon? Hindi, babarilin na lang yung tatak mo rito. Babarilin na lang yung tatak mo rito. Then, okay ka na, makakapag-grocery ka na. Ganon. Pero ang kapalit nun, kapatid, kapag isinangla mo yung kaluluwa mo kay Antikristo, kapalit ng pagkain, kapalit ng gatas, kapalit ng manok. Ang ibig sabihin nun, sa impyerno ka na pupunta. Kasi hindi na mawawala yung tatak na yun. Okay? Nakuha niyo ba? Kaya inaanda kayo ng Lord, baka isang araw may iwan kayo. Meron kaya mga may iwan na mga born again na nag-backslide? May iwan sila sa rapture. Alam nila to. Kaya alam nila, pag dumating na si Antichrist, alam nila, it's either magpatatak sila. Pag nagpatatak sila, alam nila na, ano na yun, nasa kampo na siya ni Antichrist. Kaya hindi na siya makaka-atras doon. Kaya yung mga hindi makatiis sa gutom, di ba? Hindi makatiis na magutom. Naku, kawawa yan pag naiwan sa rapture. Hindi sanay mag-fasting, di ba? Kasi pag hindi ka makakain, paano ka makain? Kailangan mo mapumunta sa grocery kung saan pag-aari na yung Antikristo. Naunawaan mo ba natin? So, those who refuse to have the mark of the beast, yan. Ito lang, parang mga overview lang ito. Yung mga ayaw magpatatak ng 666, kasi alam nila, pag natatakan sila ng 666, impyerno na sila. Yung mga hindi magpapatatak ng 666, anong mangyayari sa kanila? They will be martyred, killed, or beheaded. Ready po ba yung beheaded? Pupugutan ng ulo in front of their families and other people. Kumbaga sa plaza, maunang panahon,
sinagumbursa, di ba, sa harap ng mga tao, pinupugutan ang ulo para magsilbing, ano, magsilbing leksyon. Huwag niyong gagayahin itong mga tao. Pag ginaya niyo, pupugutan din kayo ng ulo. Kaya yung mga magpapakamartir, hindi magpapatatak kasi gusto nilang maligtas. Ayan po ang magiging choice niyo. It's either for the whole 7 years, makikipag-hide and seek kayo kay Antichrist, mamumuntok kayo, magtatago kayo, kasi lahat kailangan may tatak. Pag wala kang tatak, hahabulin ka ng mga sundalo, hahabulin ka ng mga tao ni Antikristo. Bakit hindi ka nagpapatatak? Ibig sabihin, nagre-rebelde ka sa gobyerno ni Antikristo. So, hahabulin ka. Anong gagawin mo? Magtatago ka sa mga kuweba, sa mga bundok. Kung kaya mong makipagtaguan sa kanya sa loob ng 7 taon, edi magpaiwan ka. Or, huwag kang magpatatak. Pero, yun nga, ganun kahirap ang magiging buhay mo. 7 taon, hindi ka makakakain. Hindi ko alam kung paano makakain. Dahil lahat ng mga pagkain mo, pag-aari ni Antichrist. Lahat ng grocery, pag-aari niya. Lahat ng bako, pag-aari niya. Kaya hindi ko alam kung ano strategy mo na yun, kung anong paano buhay para ka makasurvive hanggang 7 years ng tribulation. Oh, kung kaya mo yun sa palagay mo, then nasa iyo na yun. Okay? So, those who refuse to have the mark will be martyred. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Pupugutan ng ulo. Pero kung gusto mo naman yung kaluluwa mo maligtas, magpapugot ka na lang ng ulo. Diba? So, ano mas gusto nyo? Magtago sa mga bulubundugin, sa mga kuweba, para yung panahon ng mga hapon. Diba? Para makaligtas ka kay Antikristo. O, magpapugot ka na lang ng ulo. Pag magpapugot ka ng ulo, sigurado sa langit ka. Yun lang ang daan. Yun lang ang paraan para ka maligtas sa Great Tribulation. Pugot ulo. Pag ayaw mo magpapugot ng ulo, magpapatatak ka. Pero ibig sabihin nun, impyerno ka. Wala na rin bawihan yun. Ganun lang yun. Walang gitna. So, ang hirap, di ba? Bakit ka pa mag-aandar mo ng tribulation? Pwede ka naman ma-rapture. Kaya wag mo nang pangarapin na i-re-require niya lahat ng mga bahay. Mag-tune in kayo. Kasi pati telecommunication, pati mga TV station, lahat, CNN, BBC, lahat ng mga TV station, kontrolado ni Antichrist yan. Pag sinabi niya, ako lang ipalabas niya dyan. Siya lang. Sapagkat gusto niyang sambahin siya ng buong mundo. Yun ang kanyang role. Yun ang kanyang minimity. To be worshipped just like Christ. Kaya ang anti-Christ. Pero siya yung false Christ. Okay. Next. Ayan. Okay. So, ano yan? Third event na ito. First event, rapture of the church. Second event, the great tribulation. Nahati sa dalawa. First 3.5 years, reign of peace. Second 3.5 years, reign of terror by the Antichrist. Mark of the beast, 666. Okay? At ang third is the second coming of Jesus. Pagkatapos nito ng 7 years of great tribulation, ano na yung mangyarari? Yan na talaga yung second coming of Jesus. Kasi yung unang second coming of Jesus, ano pa lang yun? Patikim. Kasi doon lang siya, hindi siya bumaba. Itong second coming of Jesus Christ, bababa talaga siya, may touchdown na tinatawag, second coming. Ayan, Matthew 25:31. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Okay, so yan na po yung bababa na talaga siya dito sa lupa. Sino yung kasama niya? Nakasakay siya sa Revelation din ito. Pag binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon ni series, bababa si Jesus Christ, nakasakay sa puting kabayo. Okay? Mula dyan sa langit. Tapos, together with His army. Nasa likuran ni Jesus Christ, siya yung captain of the host. Sabi nga ng kanta, for the captain of the host is Jesus. Sino ang captain of the host? Nakasakay siya sa puting kabayo. Lumilipad doon sa ere. Diba? Si Jesus, at sa likuran daw niya ang kanyang legion of army. Sino yun? Sino yun? Tayo yun!
magbabalik ulit tayo dito sa lupa. Para ano? Para tayo na maghari. So ngayon, tinatapak-tapakan ka, kapatid, di ba? Niyuyurak-yurakan ka. Iniinsulto ka. Lahat ng pangalikura, lahat ng persecution, lahat ng sakit, dinadanas mo. Pero sa second coming of Christ, you will be in power. You will be seated. Amen? On the right hand of the throne. Kasama mo si Jesus Christ. You will reign forever. Ay, ano yung forever na yun? Hindi na pala, meron tinatawag ng millennium. Sige nga, susunod. Ayan. Revelation 1:7. Yan yung talagang second coming of Jesus Christ. Look, He is coming with the clouds. And every eye will see Him. Sa rapture kasi, hindi siya makikita eh. Walang nakakakita nung tayo lang nakakaalam ng rapture. Mga tao nga, hindi nila alam kung ano nangyayari eh. Kasi sa isang kisang mata, ganun kabilis, nawala na tayo. Pero itong second coming of Christ, every eye will see Him. Bumababa siya dun sa langit. With the legion of army dressed in white. Sino yon? Tayo yon. And every eye will see Him, even those who pierce Him. Pati yung mga umulos sa Kanya dito sa tagiliran. Ibig sabihin yung mga nakalipura sa Kanya, nagpersecute sa Kanya, nagbaboy ng pangalan Niya bilang Panginoon at Diyos. Diba? Si Jesus Christ is the most insulted of all. Mas mahal pa nila si Muhammad, mas mahal pa nila si Buddha, mas mahal pa nila yung baka sa India. Kaysa ka sa ating Panginoong Jesus. And all of these people will see Him with their own eyes. Okay? Sabi ng Lord, and all the peoples on earth, and all the peoples on earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. For us, it will be a glorious event. Coming down from heavens, you know? Riding in a white horse. Tapos tayo yung army niya sa likuran niya. It will be a glorious event. Pero para sa mga tao rito sa lupa, it will be a time of mourning. Kasi parang ito na yung ano natin, ganti natin sa kanila. Diba? Noon tayo yung inaano nila, diba? Pinapersecute. Pero ngayon tayo na yung maghahari. Kasama yung hari ng mga hari. Dami-dami nag-ahari-harian dito sa mundo. Diba? Wala, parang walang mga wala naman yung mga Diyos na mga Kristiyano na yun. Walang power eh. Diba? Ganun ang tingin nila. Pero this is the proof that no, He will be coming down from clouds. Very dramatic yung entrance, diba? Ano-ano lang, na-imagine nyo yan? Bababa dun sa clouds, tapos nakasakay sa puting kabayo, tapos lahat ng tao sa mundo makikita yun. Lahat daw ng tao sa mundo. Hindi ko alam. Pero siguro, kung isa lang pinagmumula nila, siguro matetelevise lahat yun eh. It will be a phenomenon that everyone in the world, through internet, through, you know, the highway of information, lahat available ngayon eh. Sa cellphone mo na, nakakapanood ka ng mga live na events, di ba? So lahat daw ng tao sa mundo makikita itong pangyayari ito. Okay? Revelation chapter 1 verse 7. Glorious. Glorious. Next. So this is now the arrival of which the Messiah has been united along by the Jesus. By Jesus. The conquering military ruling king type of victor. Yan, ito yung gusto ng mga Hudyo eh. Noon na kasi dumating, Jesus na carpintero, Jesus na galing sa Israel na hindi siya nakakorona, walang army. Pero ito, kakaibang Jesus to sa second coming. Jesus in all His power and authority. Jesus in all His majesty with an army. Kaya nireject ng mga Jews si Jesus Christ nung unang dumating siya dito sa lupa. Kasi He was in His humble state. Wala siyang army. Wala siyang crown. Wala siyang power. Hindi siya king. He was an example of perfect humility. Pero this one is a different Jesus. In all His power, conquering, military, meron siyang military, meron siyang rule, meron siyang power. And so, non-believers, okay, kung papasahin natin yan sa Revelation, ano yung susunod na mangyayari? Judgment na yan. Yung mga unbelievers, itatapon na sila sa lake of fire along with the Antichrist and the false prophet. Si Antichrist at si false prophet gagapiin. Pero bago yan,
Pagbaba natin dito sa lupa, yun yung tinatawag na Battle of Armageddon. Meron ba nung kuya? Okay, so the millennium muna. Pagbaba natin dito sa lupa, 1,000 years na mag-aari tayo dito sa lupa. Okay, so ang ika-apat po ay yung millennium. Micah 4:3, He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. So si Jesus na yung mag-reign dito, He is the Prince of Peace, the Lord of Lords, the King of Kings. So dahil po doon, si Jesus Christ na po yung magkakaroon ng millennial reign, yung tinatawag na millennium. Alam niyo po ba ibig sabihin ng millennium? 1,000 years. Okay, so pagkatapos ng millennium, sa Revelation 20 verse 6, blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Yan. 1,000 years po tayo maghahari dito na tayo ang hari. Hindi yung tayo yung sinisipa-sipa. Okay? So the millennium, which means 1,000, will be 1,000-year periods of reign and peace. So magkakaroon po ng kapayapaan ng mundo. At tayo po yung maghahari. Si Jesus Christ, hindi na si Antichrist. Nakuha po ba natin? Tayo na yung hari. Sabihin nga ho natin, tayo na yung hari. Tayo na yung Panginoon dito sa lupa. Tayo na yung nagre-reign. Okay. Next. Yan. Kasabay niyan, pagbaba natin sa lupa, yung tinatawag na Battle of Armageddon. Sa Revelation 20 verse 9, they marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city He loves, but fire came down from heaven and devoured them. Una, di ba sabi ko sa inyo kanina, picture niyo, si Jesus Christ bumababa, nakasakay sa puting kabayo. Sa likuran niya ay merong army. Sino yon? Tayo, bumababa sa langit. Kasi, maghahari na tayo ng 1,000 years dito sa lupa. Pero, bago yon, hindi ganun kadali. Kasi, lalaban yung mga nandito sa lupa. Ayaw nilang ipagkaloob yung lupa sa mga taga-langit na bababa. Imagine nyo yun. At ikaw, no, hindi ka na tao nun, ha? Meron ka na katawang pang langit, kahit barilin ka pa ng machine gun, hindi ka na mamamatay. Kasi glorified body ka. You are an angel, a heavenly being. Kuha nyo yun? So, merong 1 billion army na kasama si Antichrist dito sa lupa. Meron siyang 1 billion army at maglalaban tayo doon sa Megiddo. Yun ang place na sinasabi ng Bible kung saan magta-take place yung Battle of Armageddon. It is a very wide place doon sa Middle East. Nag-exist po yung place na yan. At doon, andun na yung 1 billion army ni Antichrist. Ikag-gather niya yun. Tatawagin niya yung 1 billion na population ng China. Tatawagin niya yung mga from all over the world. Lahat ng mga kakampi niya. Tapos pupwesto na sila sa Megiddo for the Battle of Armageddon. So ano yung Battle of Armageddon? It will be a battle between the heavenly beings, who is Jesus Christ and as the captain of the host and his army. Sino yung army na yon? Tayo. Bababa ulit tayo dito sa lupa. And the mortals. Yung mga mortal na kakampi ni Antikristo na nandito sa lupa. Imagine niyo ba? Para namang sine yan. Para namang sine yung kinukwento ko. Para namang sine talaga eh. Pero mangyayari, magaganap. So ganun po talaga, nakakaano, di ba? Nakaka-amaze kung paano yung mangyayari, pero ganun nga. So, ano yung mga army ng ni Antichrist? Ang dami ng mga weapons ngayon, di ba? Lahat ng mga modern weapons gagamitin nila sa atin. Machine gun, tanke, artillery, okay? Mga nuclear powers, lahat! Ibabanat nila yon kay Jesus Christ at sa atin. Pero ano mangyayari? Invincible tayo. Higit pa kay Superman, higit pa kay Batman. Amen? Ibig sabihin ng invincible, hindi ka tinatablan. Kahit barilin ka, hindi ka mamamatay. Diba? Eh, hindi ka naman tao eh, para mamatay.
So it will be a no fight. Kaya mangyayari, sabi ng Bible, yung dugo na babaha doon sa Megiddo, kung saan magte-take place ang Battle of Armageddon, ay kasing taas daw up to the bridle of the horse. Nakikita namin na naman kayo ng horse, may bridle siya nito. Hanggang doon daw, sa bridle ng horse, ang dugo na dadana dahil sa Battle of Armageddon. That will be the last war that will ever be fought here on earth. Because after the Battle of Armageddon is the millennial reign. The reign of the millennium, 1,000 years. Defeated na si Antichrist. Defeated na yung mga non-believers, yung mga nagpatatak ng 666. Lahat na mga kalaban natin yung may mga tatak ng 666 yun. Okay? So yung mga naiwan na successfully nakapagtago, nakipag-hide and seek kay Antichrist, siguro yun may chance sila. Pero very slim yung chance na ma-save ka sa Battle of Armageddon or sa tinatawag na Great Tribulation. Very slim yun. Merong pag-asa maligtas sa Battle of Armageddon and the Great Tribulation, pero napaka-konti po ng chance na yun. So, huwag nyo na yung pangarami. Naunawaan nyo ba? So, yun po yun. Satan's army assembled in the Valley of Megiddo. And then, what? God will rain down fire and brimstone. Magpapaulan ng Diyos ng ano? Wala naman tayong mga weapons, wala tayong mga parili. Diba? Basta bababa lang tayo dito sa lupa. And then, anong mangyayari? Uulan daw ng fire and brimstone. Di yan din yung tinatawag ng Peter na babagsak ng apoy mula sa langit. Kaya lahat sila ay mawawash out, masusunog. Fire and brimstone, hindi ulan ng tubig ang babagsak, kundi ulan ng apoy. Okay, so yan po yung pang ilang number na yon? Pang lima, di ba, yung Armageddon? Tapos yung pang-anim, yan na yung final judgment. Sa Revelation 20:11-13, defeated na sila. Okay, then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, the great, the small, standing before the throne, and the books were opened. Ito na yung judgment. Ito na po yung judgment, final judgment. Sino yung mga kasama rito? Kasama ka ba dyan? Kasama ka ba dyan sa great white throne judgment na tinatawag? Yan po yung para sa mga... Yung final judgment na yan, para kay Satan yan at sa mga non-believers. Yan yung mga gustong makipag-argue kay God. So sabi nila, oh, hindi ko naman narinig yun eh. Oh, isa-isa, roll call, attendance, tatawagin ka, reporting for duty. Oh, ito, ang judgment sa'yo, sa hell ka, pit of hell. Aba, bakit? Hindi ko alam yan ah. Yung mga mag-negotiate kay Jesus Christ, pero hindi. They will never be able kasi parang sine, parang pelikula, yung buhay nila lalantad sa kanila. Aba, sa isang parte ng buhay nila, iba'y pala siya sa church. Naka-attend siya, kaya hindi siya nakinig. Sa isang parte ng buhay niya, meron pala nakapag-share sa kanya ng Bible. At nakapag-share ng born again experience, pero hindi niya pinansin. Lahat yan, marirealize niya. Kaya you will never be able to reason out against God. Pagdating ng great white throne judgment, yung final judgment na tinatawag. At anong sabi doon? And I saw the dead, great and small, and then the books were open. Yung books na yan, yan yung sa buhay mo, lahat ng ginawa mo naka-record sa Lord. Lahat, iisa-isahin ng Diyos. Yung, ano, parang pelikula sa harapan mo, lahat ng ginawa mo sa buhay mo naka-record yun. Nasa book of life, yung pangalan mo. Okay, so wala talaga tayong nawala sa Panginoon. Next. Yeah, another book was opened, which is the Book of Life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Yan, recorded in the books. Ano, lahat ng ginawa mo, recorded in the books. Walang paltos, walang palya. Lahat naka-record. Pati yung ano, ultimo, yan. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Para nakadaya yung buhay natin. The sea gave up the dead
yan yung mga hindi born again. Kasi yung mga born again na namatay na, na-rapture na yun, di ba, kasama natin. Okay. Ito naman, para dun sa mga born again, ay hindi born again na namatay na. Naghintay pa sila ng 1,000 years bago sila ma-judge. Ayan. The sea gave up the dead that were in it, and the death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Yeah, iniluwa daw ng Hades at ng kamatayan yung mga patay na. Tapos, anong ginawa sa kanila? Hinatulan sila isa-isa. Para ano? Para, kumbaga, ito na yung huling apela mo. Kaya ka pupunta ng impyerno kasi ito yung record ng ginawa mo. Wala ka na magawa. Lahat naka-record eh. Pagkatapos ano, para itapon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, which is the lake of fire. Yun na yung huling hantuman ng mga hindi sumunod sa Diyos. Yung mga hindi na born again. Yung mga hindi na born again, yun ang huling hantuman, dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Saan daw natakpuan yung mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Sa lake of fire. Very explicit ang Bible, Revelation 20 verse 15. Saan daw pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa impyerno. Okay. And lastly, eternity. This is the last event. Revelation 21 verse 27. Nothing impure will ever enter into it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Sila lang daw na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sila lang ang maliligtas. Sila lang ang merong buhay na walang hanggan. Eternity. Merong eternity, mga kapatid. Merong buhay na walang hanggan. Kung paano merong eternity, may buhay na walang hanggan, may forever, meron din namang impyerno, meron din namang dagat-dagatang apoy, meron din namang tinatawag na final judgment. At yan ay nasa choice na ng tao. Ang Diyos hindi namimili, kahit kailan, hindi siya namimili. Kaya nga meron mga papunta ng impyerno eh. Dahil mo ang Diyos namimilit, eh di lang tayo sana pinilit na niya, sumunod ka sa akin. Diba? Parang tayo mga robot na sunod-sunuran na kung ano na yung gusto niya. Pero hindi. Ang Diyos binigyan niya tayo ng free will, freedom of choice. We can choose not to come and attend. We can choose to backslide. We can choose to, you know, na gumawa ng mga bagay na karumal-tumal sa harapan ng Panginoon. Lahat ng yan ay choice natin, pati na ang kaligtasan. Pero purihin ang Panginoon, ang Diyos ay nangako para sa kanila. Amen? Na ang buhay, ang pangalan ay natagpuan sa aklat ng buhay. Meron po silang buhay na walang hanggan. Eternity, eternal life. You can only spend eternity in two places. In hell, there is also eternity. Eternal damnation. Or in heaven, there is also eternity. Eternal happiness. Eternal gladness. Amen po ba? Amen. So, it's a choice. Piliin mo ngayon. Choose you this day. Whom shall you follow? Sino susundan mo? Gusto mo bang makita si Antichrist in person? Personal? Masyado kong naintriga sa kanya. Sino ba siya? Ano ba siya? Gano'n ba siya kagwapo? Gano'n ba siya katalented? At napasunod niya ang buong mundo? It's your choice. Magpaiwan ka sa rapture. Makikita mo si face ng si Antichrist face to face. Pero kung ayaw mo nang danasin ang magtago sa kuweba, amen, ayaw mo nang danasin ang kagutuman, kahiraman, na walang makakabantay sa history mula noon, ngayon at sa bukas na darating, then huwag ka nang magpaiwan sa rapture. Choose to be raptured, kapatid. Ngayon, ang tanong, pipiliin mo ba? Ano ang pipiliin mo sa dalawa? Yung eternity doon sa hell o yung eternity doon sa heaven kasama si Jesus Christ? Nakita mo yung mga series of events. Malapit na dumating ang Panginoon. Actually, I would like to discuss this pero next time na. Sa Matthew 24 talaga, yung mga signs of the times. Meron akong mga video na hinanda noon, yung mga nagagalap at nangyayari, mga compilation ng mga videos ng mga kaganapan na nangyayari. Current events in fulfillment to biblical prophecies. Diba? Ang galing nun. Yung mga sinabi ng Biblia, nangyayari na.
nangyayari na. Okay, so meron po mga video compilation on which pag inalaw tayo ng Lord, yun yung susunod nating pag-aaralan. Pero this time, makontento tayo. What are the last days events? Number one, rapture of the church. Number two, ano susunod sa rapture of the church? The great tribulation, maiiwan. 7 years of great tribulation. Number three, ano yun? Number three, second coming of Christ. Yung bang bababa na siya dito sa lupa magta-touchdown. At number four, the millennium. 1,000 years of Christ. Tayo, magre-reign tayo. 1,000 taon tayo dito, kapatid. Tayong hari. Hindi tayo yung sinisipa-sipa. Hindi tayo yung inaapi-api. Tayo na yung hari. Amen? Tayo na yung boss. Amen? Hindi na yung ikaw yung takot na takot ka kasi ano ka lang, empleyado ka lang o ganito ka lang, di ba? Pero ito, hindi. Kasama pa si Jesus Christ maghahari. Di ba? Okay. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Tingnan mo itong glorious hope mo. Pag meron kang pinagdadaanan na yung problema, huwag kang sumuko dyan. Kasi ano pa lang yan? Katitig pa lang yan ng mararanasan mo. Sa future, pag hindi ka sumuko, pag hindi ka nag-iba, pag hindi ka nag-backslide. Di ba? Tingnan mo yun. Glorious reign, 1,000 years. Pag ngayon gusto mo nang sumuko, isipin mo, hindi ako susuko kasi gusto ko pa makasama sa rapture. Gusto ko makasama sa 1,000 years. Pagkatapos ng millennium, Armageddon, Battle of Armageddon. Yan yung labanan sa Megiddo. Pero parang hindi rin talaga labanan yan dahil wala namang kalaban-laban yung mga mortal, laban sa mga immortal na kagaya natin, di ba? We are invincible. Pag sinabi mong invincible, umatabos lang ng mga bala dyan, hindi ka tinatablan, hindi ka mamamatay. Kasi glorified body ka. Meron kang katawang panlangin. Susunod, final judgment. Hahatulan na ang mga unbelievers. Sila nang yayabang ngayon, nakala mo wala nang bukas kung makapangapi, di ba? Darating ang panahon nila, kapatid. Yan, final judgment. Kaya ngayon, pag naiingit ka sa kapitbahay mo, kahit masama ugali, pero nagpapasasa sa kayamanan, huwag ka nang maingit kasi isang araw, hahatulan niya, pupunta niya ng impyerno. Hindi niya madadala yung kayamanan niya. Hindi niya madadala yung lahat ng mga ari-arian niya. Yung kayabangan niya, lahat yan titiklop. Dahil isang araw, pag hindi natagpuan ang buhay niya, ang pangalan niya sa aklat ng buhay, impyerno ang punta niya. Kaya dapat salip na magalit ka, maawa ka, share mo ng word of God. Let everyone know the born again experience so that they will not spend their life in damnation in hell at ang huli eternity. Kapatid, gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? It is available, praise God. Available po ang buhay na walang hanggan. Forever, meron pong forever sa ating Panginoon. Kaya yan po yung ating mga glorious hope. Yan po yung ating look forward sa ating buhay Kristiyano. Yan po yung mga magagana. Sa mga sa future, pag-aaralan natin ano yung mga signs of the times. Ano yung mga tanda ng panahon na dapat nating tingnan na nagaganap na sa ating kapaligiran. Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay magalak. Tayo pong lahat ay matuwa. Sapagkat nalaman po natin ang mga bagay na ito. This is our glorious hope. Let us close our eyes. Let us once again examine our lives. Kapatid, we are living in the last days. And we are blessed. Blessed enough to be able to know the truth. And we are blessed. Blessed enough to have Jesus Christ in our hearts. Na born again tayo. Pinili tayo ng Diyos. At alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, meron kang problemang pinagdadaanan. Meron kang suliraling ini-struggalan. Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon. Tumingin ka sa hinaharap. Tumingin ka sa nakalaan para sa iyo. Tumingin ka sa pangako ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Magpakalakas ka. Magpakatatag ka. Huwag kang susuko, ang sabi ng Diyos na buhay. Tumindig ka. Lumaban ka, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat malapit na. My coming draweth nigh, saith the Lord. My coming draweth nigh. So do not be weakened. Do not be dismayed. Do not give up. Do not backslide, saith God. But love God more than ever before. Serve God more than ever before. Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. The author and finisher of what he has begun in your life. He who has begun a good work in you
shall finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Someday we will be in heaven. Come on, surrender it to God. Surrender mo sa Lord yung mga hindi mo kaya takasan.
But there is one thing that He cannot forgive if we are not able to ask forgiveness. Kung meron tayong pride sa puso natin, hindi natin maamin ang ating mga kulangan at kasalanan, tayo hindi magkakaroon ng kapatawaran. Kaya sa oras na to, meron kang mga bagay na nag-i-struggle ka. You cannot surrender your addiction to God. You cannot surrender your shortcomings to God. Meron kang mga bagay na hindi may suko. Come on, surrender it to God. Ikaw lang nakakaalam nun. Ikaw at ang Diyos, kapatid. Kaya naman ang oras na ito'y maging daan para may suko mo yan. Dahil pag hindi, siguradong hindi tayo mararapture. Tumanggap kami muli, O Diyos ng kaligtasan. Ang aming pangalan ay
ikinilista mo muli sa aklat ng buhay sa kalangitan. At meron po kaming assurance sa pinakaibuturan ng aming puso na kami po ay ligtas, na kami po ay may buhay na walang hanggan, na kami po ay 100% makakasama sa rapture at hindi maiiwan. Give us the sense of urgency to live our lives on the edge of eternity. Hayaan mong pahalagahan namin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa. Hayaan mo na kami mga puso at isip ay makatuon lamang sa iyo, Panginoon. Let us focus our eyes, our hearts, our lives and minds to Jesus, the author and finisher of our faith. Let us be able to do your perfect will, O God, so that, Lord God, before you come for the second time, for the second coming of Jesus Christ, we are ready. Kami po ay magiging handa at hindi po kami matatakot na maiiwan. Kaya naman na pa, sa araw na to, hayaan mo ng lahat, Panginoon, ng natanggap namin sa iyo ay maselyuhan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Kapatid, paniwalaan mo ito. Your name is written in the book of life. And treasure that. Pahalagahan mo yun. Ingatan mo yun. Kasi pwedeng mabura ang pangalan yun sa aklat ng buhay. Ingatan mo ito. Mabuhay ka araw-araw na ang puso't isip ay ang glorious hope of the second coming of the Lord Jesus Christ. Mabuhay ka sa araw-araw with the realization that you are living in the last days, that anytime, somewhere, somehow, the rapture will come. Kaya naman, huwag kang magpakabisi sa maraming bagay na walang kabuluhan. Live on the edge of eternity. Live with a sense of urgency. Mag-evangelize ka. Iwin mo ang mga kaklase mo. Iwin mo ang mga maestro at maestra mo. Iwin mo ang mga mahal mo sa buhay bago mahuli ang lahat. Then nakikita mo ang senaryo ng rapture of the church. It will be a time of mourning and wailing because many will be left behind. Many will be left behind. Those who will go and meet the Lord in the rapture of the church are those who have received Jesus Christ in their hearts as their Savior and Lord. Kaya naman sa oras na to, huwag kang pumayag. Kagaya nga nang sabi natin kanina, di katiting na kasalanan sa puso mo, walang matira. Lahat isubo mo sa Diyos. Magpalinis ka sa harapan ng Diyos ngayon. Lahat ng kasalanan mo, kayang burahin ng Diyos yan. Kung handa kang magpakumbaba sa harapan niya, magpabago upang ikaw ay lumakad bilang isang bagong nilalang sa harapan ni Jesucristo. Bago ka ng nilalang, wala nang dati. Hindi ka na gagawa pa ng kasalanan. Hindi ka na gagawa pa ng mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ka na gagawa pa, magsasalita pa, mag-iisip pa ng mga bagay na mag-waste ng time mo dito sa lupa. Because you will live with a sense of realization, with a sense of urgency, with a sense of, you know, the last days are here to come. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat. Kaya po ng bawat isa, Panginoon, hallelujah, ay muli makadama, Panginoon, ng 100% peace in their hearts that their names are written in the book of life. Maraming pong salamat, Panginoon. We thank you and we bless you and we give you glory and honor. In Jesus' name, amen. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo. Meron po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na nagbinigay sa amin na nagtipon-tipon kami para po yung mensahe, Lord God. Lord, salamat po dahil tinuloy nyo kami dito ng safe, Lord God, na wala po kanyang sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po dahil lagi nyo kami iingat at naprotektahan, Lord God. Lord, totoo nga po na kami kasama sa rapture at kasama ka namin, Lord God, sa darating na panahon, Lord God. Lord, maraming salamat po dahil alam po naman na pinatawad mo na ang aming mga kasalanan, Lord God, na panikisihan namin, Lord God. Lord, at sa aming pansamantalang pag-uwi, Lord God, ingatan niyo po kami at protektahan niyo po kami. Lagi niyo kami samahan. At sa darating po na anniversary, Lord God, kinukuha na po namin ang victorious anniversary, Lord God, dahil ito ay maging matagumpay dahil ginagawa namin ito lahat para sa Lord God. Maraming salamat po rin sa lahat ng nangyari ngayon at sa mga susunod po naman. Sa hindi na dati, Lord God. Follow Jesus. Amen.
peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.